ay nung isang araw ibinaba na po ang hatol para doon sa tatlong pulis na pumatay doon kay Kian, yung sa Caloocan, yung minor de edad, yung Binatilio, na pinatay ng mga pulis. Nakasuhan na po yung tatlong pulis ng murder at habang buhay na pagkabilanggo. Okay na sana eh. Tumirada na naman ito mga taga liberal party na ito. Nagbukas na naman ang bunganga na naman. Nakasimbaho ng imbornal. Anak ng baka. Kagyat na nasintensya na yung tatlong pulis, pilit pa rin idinedicate kay Pangulong Duterte yung pagkamatay ni Kian. Sino ba nagsabi na buang na isang senador doon? Hindi ko alam kung si Ontiveros o si Pangilinan o si Bam Aquino na ang sabi nagpapatunay lang daw talaga na may EJ case ating bayan. At lumalabas daw na itong EJK na ito ay pinapayagan ng Pangulo. Paano naman pinapayagan ng Pangulo yung EJK na yan? Ha? Senator Pangilinan, Senator Ontiveros, kung pinapayagan yung EJK na yan, di hindi sana ma-sentensyahan yung tatlong pulis na yan. Di ba? Kung pinapayagan yung EJK na yan, di sana hindi makukulong yung tatlong pumatay kay Kian de Los Santos. Ayun na nga eh, malinaw pa sa sikat ng araw. At ayon kay PNP Chief Albayalde, tanggap nila yan. Dahil meron naman talaga, hindi naman kasi lahat ng pulis, mga buang. May iilan ng mga loko-loko. 1% yata ang mga buang. Ito yung sabi ni Senator Pangilinan at sa Senador Ontiveros. Yung pag-convict daw sa tatlong pulis, pag-sintensya, ay proof lamang yon na talagang pinapayagan ng gobyerno ni Pangulong Duterte ang patayan. Ibig sabihin, para sa kanila, walang nanlalaban na suspect. Pinapatay lang talaga ng pulis. Tirada talaga ninyo. Ang sabi pa nitong mga kulukoy dyan sa Senado, ngayong umaga nagwagi ang hustisya. Isang pagpapatunay na totoo ang karahasan ng ilang miyembro ng kapulisan. Isang pagpapatunay na nagsisinungaling ang ilang alagad ng batas. Hindi nga nakasuhan nga eh, Sus Mario Joseph. Di sana ako nagsisinungaling at sponsored ng gobyerno at sabi ni Pangulong Duterte at di walang makukulong na pulisan. Kaya ano yan? Di ba? Na hindi tinotolerate yung patayan. Sentensyado eh, murder o habang buhay na pagkabilanggo yung tatlo. Kung sanksyon ng gobyerno yan, di sana gumawa ng paraan ng gobyerno para ma-dismiss. Maano man yung bulungan lang yung judge. Safety mo na yan ha, pakawalan mo mga bata namin yan. Gumagana pong hustisya sa ating bayan. Bakit ko alam? O yung kay Trillanes. Di ba? Nag-file ang DOJ na arrestuhin, sabi ni judge. Hindi. Libre si Trillanes. O kaya nga, pinapakita lamang na hindi, walang kinakampihan ng PNP, walang kinakampihan ng gobyerno. Yung tatlong pulisya, mali yung ginawa nila, pinatay nila yung bata. Ngayon, kulong sila habang buhay. Ngayon, sasabihin itong mga senador na ito, magaling lang talagang maghanap ng butas. Pinapayaga na patunay lamang na utos ni Duterte. Utot niyong blue. Makukulong nga yung tatlo. Tapos sasabihin ninyo na pinapayagan. Sus Mario Joseph. Kasi yung mindset ho ng ibang tao, patayan. Kasi may umiyak doon, ay, pinatay yung mister ko. Pag titignan mo, ano ba yung mister mo? Nagtutulak ng droga, ayaw magpahuli ng buhay. Sus Mario Joseph. Sabihin niyo, ito si Tulpo, salita ng salita. Alam ko, may istorya kasi ako doon sa Nueva Ecija, sa Palayan City, sa Nueva Ecija. Mayroon tayong mega rehab center, 10,000 yung addict doon na ginagamot. Di ko talagang buang ang gobyerno na ito, di inuubos sana yung 10,000 na yun. Maano may isprehan mo lang ng Armalite yan. Doon ngayon, nire-rehab, 10,000 sila. Nandun sa Nueva Ecija. O kaya, pinicture natin sa Tutok Erwin Tulpo yun.
sasabihin nyo na pinapatay. Kung pinapatay, sana wala tayong rehab. Diyos ko po, talaga naman. Hinay-hinay sa pag-aakusa. Turo kayo ng turo, baka manuno kayo. Sus Mario Josep. Eh baka bumalik yung turo sa mukha ninyo. Turo kayo, turo ng turo. Eh yan na nga, nakasuhan, nakulong yung tatlo. Kung utos ng Pangulo, di sana hindi makukulong yan. Ay, mahina rin. Akala ko pag senador, matalino. Tama siya, Attorney Larry Gadon. Mga bobo! Iyan, mga bobo! Exactly. Ilagay natin ang matatalino dyan sa Senado. Dito sa... Ito. Ay, noong isang araw nga ho, ibinaba na po ng Caloocan City Regional Trial Court ang sintensya doon sa tatlong pulis na pumatay kay Kian De Los Santos. Kung naalala ho ninyo, last year. As a matter of fact, napakabilis nga po ng kasong ito. Ano ho? Usually, mga murder na ganun ay inaabot ng siyam-siyam. Pero ito, napakabilis. Last year lang nangyari yan. Sintensyado na ngayon yung tatlong pulis. Okay? Eh, lumalabas ng bayan, hindi po sinasanksyon ng pamahalaan ang mga kalukuhan ng pulis. Alright? O kagaya niyan, may pinatay sila. So, pagdusahan nila. Ngayon, ang problema bayan, itong oposisyon, itong mga senadores natin ng mga liberal party, yan, sa pangungunan ni Kiko Pangilinan, Risa Ontiveros, mabuti si Trillanes, hindi nagsalita, nanahimik lang. Tahimik lang si, ewan ko kung bakit. Anyway, aba kagad na sinabi si Risa Ontiveros, ang sabi, dyan, ha? Dyan mo makikita na meron talagang patayan dito sa ating bansa na pinapayagan ng gobyerno. Anong pinapayagan? Common sense sana, Madam Senator, common sense, ma'am. Kung pinapayagan yan, di wala sanang nakakulong na tatlong pulis na yan. Di wala hong masisentensya na habang buhay na pagkabilanggo kung pinapayagan ng gobyerno. Di sana gumawa ng gobyerno ng paraan, gumawa ng PNP na yan tao nila na yan, kung inutos siya na patayin yung Kian De Los Santos, hindi nakakulong sana yung tatlo na yan. Lumalabas lang na hindi talaga nila pinapayagan. Oh. Eh kasi naka-mindset na ho kayo, lalo na kayo mga opposition, lalo kayo sa liberal, yung mindset ninyo nakaset na, na pag may namatay, pinatay ng gobyerno yan. Pag nadlaban, pinatay yan. Siguro ngayon, kahit na magkasakit ng diabetes o cancer, pinatay ng gobyerno. Lahat isisi sa gobyerno. Nasa gasaan, pinatay ng gobyerno. Isama ninyo rin dyan yung libo-libo mga baboy at baka na pinapatay sa tuwing madaling araw. Para dali sa palengke, pinapatay ng gobyerno. Eh lahat na lang eh. O kagaya niyan, imbis na matuwa, imbis na sabihin justice has been served, hindi. Eh itong araw na ito, nagwagi ang hustisya, makikita mo, bla bla bla, na talagang itong gobyerno ito, administrasyon na ito, pinapayagan ang patayan. Paano nga pinapayagan? Ito na nga yung ebidensya mo. How can you say that not this killing is state-sponsored? This extrajudicial killing is sponsored by the government? How can you say that when in fact the suspects, these cops, are now facing life imprisonment? Paano mo sasabihin ay sponsored? State-sponsored ang mga patayan. Ayan na nga, nahuli oh. Yan tatlo na yan. Ay, di ba nakakulong ngayon? O, habang buhay na pagkabilanggo. And how can you say that this is state-sponsored? At tanungin natin itong abogado ng biktima. Abogado ni Kian De Los Santos, sa pamilya ni Kian. Itong si Attorney Persida Acosta, ang hepe ng Public Attorney's Office. Magandang umaga, Attorney Acosta, ma'am. Magandang umaga sa iyo, Sir Erwin, at sa atin po mga kababayan. Apo, una sa lahat, congratulations sa na-serve ninyo ang hustisya para kay Kian, pero yun nga lang, hindi na maibabalik pa ang buhay ng batang yon. Pero ito lang kasi, ma'am, may mga, yung mga oposisyon, nagngangawa, ito raw, itong huli sa tatlong pulis at sintensya ng habang buhay ng pagkabilanggo,
clearly shows daw na may talagang patayan na inuutos ang gobyerno. Sabi ko, paano inuutos? Eh, nakakulong na nga yan. Nasintensya kung inuutos ng gobyerno na yung mga patayan na yan, di sana walang nakukulong ng mga puwapatay, Attorney Acosta. Tama ka dun. Kasi, kala nung iba, ang Estado lang, ang presidente lang ng Pilipinas. Oh. Ang Estado po, kasama dyan ang judiciary, yung legislative, saka yung executive. Mm. Eh kami, yung PAW, yung NBI, kami po ang nagtulong na mag-imbestiga niya, ng mga taga-NBI, kasama namin. Mm. Ay, taga-gobyerno kami, yung fiscal, na pinag-file namin ng kaso at nag-preliminary investigation, yung National Prosecution Service, taga-gobyerno rin. Uh-ho. Yung judge, uh-ho, na siyang nag-bisita dyan sa korte, umasam pa na after preliminary investigation, taga-gobyerno rin. Uh-ho. Si Senator Ping Lacson na nag-hear niya, at yung mga senador, taga-gobyerno din. Uh-ho. Hindi po natin kinukonsente kung yung pagkakamali. Otherwise, attorney, may whitewash sana, di ba? Di sana, absuelto yung tatlong pulis na yan pumatay kay Kian. Ay, tama ka dun. Hindi naman maka-absuelto. At tignan mo naman eh, kitang-kita natin. At parating ang EDSA 1 anniversary ng August 21. Oo. Kaya pa pinatay si Kian. Oo. August 16. Oo. Yung dalawang bata, si Carl Arnaiz at si Kulot si Guzman. Oo. August 18. Aha. O di ka ba mag-iisip doon? Bakit naman paparating ang EDSA sa kami mga pinapatay na bata, ina-abduct na bata? Oo. O tapos sasabihin, EJK. Nung araw pa yung EJK na yan, parang walang kastila. Ang issue, is it sponsor ba o hindi? Hindi po. Dahil ang sabi ng Pangulo, huwag kayong papatay ng walang awa. Hindi na pagpatanggo sa sarili yan. Hindi na reasonable force yan. Nakaluhod while kneeling down. Kaya nagalit po ang Pangulo. Numabalitaan niya nangyari kay Kian at maging nangyari kay Kala at kay Kulot. Okay. Isa pa ho, attorney. So, this will send a strong signal doon sa mga kulukoy dyan ng mga otoridad na huwag abusuhin ang kanilang kapangyarihan dahil na may mga nagbabantay. Dahil hindi sasang-ayon ang gobyerno, ang administrasyon na ito sa mga kalukuhan. Tama? Tama ka doon. Tama. Dahil warning yan. Huwag kayong magmamalabis. Ang fulfillment of duty, gagamit ka lang ng reasonable force, kung yung nulin mo ay lumalaban talaga, armado. O i-repel mo yung kanyang attack. O ang gagawin niya lang magaling na pulis yan, babarilin eh. Pero kung babarilin lang, talaga magpikipagbakbakan na yung mga pulis sa kanila. Correct. Eh, itong bata po. Oo. Sila, armado sila. Anong kalaban-laban ng bata? Tama. Bakit binala sa napakalayo, 100 meters away dun sa bahay, palayo sa mobil, palayo sa barangay. Doon sa pusalian, nakandusay, nakaluhod na, nakayupyup. Anyway, Attorney Presida Acosta, ma'am, ay maraming salamat and congratulations na i-deliver po ninyo yung hustisya para sa pamilya ni Kian. Salamat po. Ayun. Yun yung attorney nung biktima. Attorney ni Kian de los Santos, si Presida Acosta. Dahil ala namang budget yung bata, yung pamilya na kumuha ng mga dikampanilya. O di napatunayan nga na itong tatlong pulis na ito, operation yun ng PNP. Ay, naalala ko yun, last year yan. Yung anti-criminality drive. Nandun, marami mga kalookan pulis. Itong tatlong na kulukoy nito, nagmalabis. Hindi naman kailangan patayin yung bata. Ito yung buong kalookan na relieve. Yun. Pero walang ganun ang instruksyon na patayin. Kaya ewan ko itong tatlong pulis ng gigil siguro. O di hiwa yan. Kaya nga doon sa mga mambabatas dyan, lalo na kayo dyan sa opposition, lalo na kayo sa Liberal Party. Paano mo sasabihin na state-sponsored ang killing, ang mga patayan ngayon? Paano magiging state-sponsored? Eh kasi sabi ng Pangulo na this will be bloody. Papatayin ko kayo. Bakit? Narinig mo ba na sinabi niya sa polis, patayin mo yan? Sige na, General, Sargento, narinig ba? O siya ba ang pumatay? Eh, numihirap sa atin eh. Porkit narinig mo na, patayin kita. So, ibig sabihin, pag sa sobrang galit mo sa kapitbahay mo, patayin, pag gusto mo, patayin kita dyan eh. At namatay kinabukasan, ikaw yung pumatay? Namaring, ikaw ang suspect. Sus Marigosip.
Pero wag mo ituturo kaagad kung wala nga ebidensya. Kagaya yung sinasabi niyan, state-sponsored. EJK na extrajudicial killing. Ang turo kaagad doon sa mama sa taas dahil sinabi niya na this will be bloody. This war on drugs will be bloody. Eh tama naman yung sinabi niya. Bakit? Eh nanlalaban nga yung suspect. Eh problema kasi itong mga opposition na pinaniniwalaan ninyo yung kalaban. Mas may weight yung kalaban kaysa doon sa otoridad. Sus. Ay talagang ganun. Eh kung papakinggan nyo yung kalaban, eh pagtitignan mo naman yung kalaban, yung suspect, eh ano bang hanap buhay ng suspect? Nagtitinda ng droga, meron ka bang alam na magnanakaw o nagbebenta ng droga? Aamin na pusher ako ng droga. Wala pa. At walang kriminal ang umaamin sa kanilang krimen hanggang nandiyan sa Muntinlupa. Yung mga nakakulong dyan habang buhay. Tanungin mo, pinatay mo ba talaga siya? Ay, hindi ho. Napagbintangan lang ako. Pero wala po kasi akong abogado. Lahat sila, tanungin mo. Pera na lang talaga yung na-aksidente, nakapatay, nagsisisi. Ayun, umaamin nyo. O, napatay ko. Eh, nasa galit to. Sa nandilim ho paningin ko. Pero yung mga karnaper, ay, hindi ho. Napagbintangan lang ako ng highway patrol. Yung snatcher, lalo na, ay, hindi ho. Nakadikit lang ho ako. Nalaglag lang ho yung wallet niya. Wala pa kumamin. Kaya kung kayo mga opposition, tatanungin nyo yung pamilya ng suspect nyo napatay, eh magsisinungaling, hindi naman aamin. Tirada ninyo. Huwag ako, sabi nga nun. Huwag. Huwag ako at not during my watch. Bunganga ninyo. Baka may mga iba kayong tao na makinig sa inyo, pero sa akin, hindi uubra. Anyway, nasa linya po ng aming telepono ngayon si National Capital Regional Command ng Philippine National Police, si Director Guillermo Eliazar. Magandang umaga, General Eliazar, sir. Yes, magandang umaga, Erwin. Ganoon din sa mga nakikinig sa iyo. Oh, happy Bonifacio Day, sir. Kaya ala tayong trabaho dahil dyan. Anyway, sir, hingin ko lang po ang inyong reaction at syempre follow up na rin po sa mga ibang istorya natin. Ay, dito sa pagbaba ng hatol sa tatlong pulis Caloocan na habang buhay na pagkabilanggo because they were found guilty of murdering dito si Kian de los Santos, which clearly shows na talagang ang gobyerno hindi sasantuhin yung mga abusado ng mga otoridad natin. Pero imbis na magpasalamat itong mga oposisyon, kaget na sinasabi na this only proves daw na pinapayagan ng gobyerno ang mga patayan ng mga EJK. Sabi ko, how can you say that? Di ko may, kung pinapayagan, di walang makukulong na pulis na katulad itong tatlo na ito, General Eliazar, di ba? Opo. Opo, tama po eh. Parang sala sa init, sala sa lamig. Eh, oh. Kaya kung baga, may comment pa rin. Actually, kung titingnan po natin, ito yung sinasabi natin na contrary doon sa sinasabing state-sponsored, yung mga patayan, ay nakapakita na hindi po tayo nagpo-tolerate. While it is true ng ating presidente, ang sinasabi niya na he is behind the policeman doing its job, at talagang kanya pong ipagtatanggol yun. Pero, kung mismong pulista ang gagawa ng kalokohan, kagaya na po nangyari yun, ay talaga pong hindi niya ito tolerate yan. Eh, kami po ay talagang nakikita natin yung pagmamahal pala sa akin ng ating Pangulo sa atin. Subalit, galit na galit yan sa mga pulis na gumagawa ng kalokohan. At siya na napakita na ito pong sa atin, itong justice system natin, ay talaga pong it really works in our country. At saka yung sample, sir, yung even before you became the NCRPO commander, naalala nyo yung mga iskalawag na pinapunta niya sa Malacanang at pinatapo niya doon sa Mindanao, di ba? Galit na galit siya sa mga abusado. So, paano nila masasabi na ito mga pumapatay na mga pulis na walang kapararakan, eh hinahayaan niya at pinapayagan niya, is truly absurd and a total lie. Tama po yun. Kaya doon po sa mga, well, yung mga nagpo-comment na ganun, sana ina-access nila itong mga nangyayari ngayon at nakita ngayon. Talagang, even though through the spokesperson of the president, he has said na malabong mapardo niya mga ganyan. Ang pinapardo niya, yung sa tingin niya, ay in the, well, in connection with their service. Uh-huh. Pero ito pong ganito, na talagang murder,
hindi po ito papaniga ng ating Pangulo. All right. Director Guillermo Eleazar ng NCRPO, maraming salamat sir. Magandang umaga at mabuhay po kayo. Mabuhay po ang Philippine National Police. Thank you! Maraming salamat.